Napa sa kamay ng Philippine Army ang matataas na kalibre ng armas sa kampo ng hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA matapos ang nangyaring engkwentro sa Kalbayog City Samar. Aabot sa 20 mga rebelde ang nakaengkwentro ng kasundaluhan at agad naman itong nagsipulasan sa iba't ibang direksyon. Nakuha ng mga kasundaluhan ng 43rd Infantry Research Battalion ang isang M16 rifle, M653 rifle, dalawang improvised hand grenades, limang backpacks, dalawang anti-personnel mines, detonator switch, isang bandolier na may tatlong magazine ng M14 rifle, dalawang mobile phone, isang medical kit at mga personal na kagamitan ng mga rebelde sa boundary ng barangay Kangumaod at Kagmanipis sa Tinambakan District sa nabanggit na syudad. Sa panayam ng Brigada News FM Tacloban kay Lieutenant Roxanne Valenciano, tagapagsalita ng 43rd Infantry Research Battalion, dahil na rin sa tulong ng mamamayan ay naiparating agad ito sa tropa ng mga militar na merong mga umaani sa kanilang mga pananim na mga hinihinalang rebelde. At sa impormasyon na rin ni alias Webb, na isa ring dating rebelde na sumuko sa tanggapan ng 43rd Infantry Research Battalion noong Enero 26, ang mga nasabing rebelde ay pinamumunuan ni Alex Capales alias Mantiw at pinagsanib na grupo ng NPA Front Committee 2, Sub-Regional Guerrilla Unit, Sub-Regional Party Committee Imperium at ng EVRPC. Nanawagan naman si Colonel D.I. Jr. sa mga barangay na makipagtulungan at i-report agad sa kinauukulan ang anumang impormasyon sa mga pinagdalhan sa sugatang NPA upang mabigyan agad ng lunas. Sinabi pa ni Digay na isuko na ang sariling buhay sa tunay na gobyerno at makiisa para sa kaunlaran ng bayan at makapiling na ang mga mahal sa buhay. Ito si Brigada Carlo Sarino in the heart of changing lives ng 93.5 Brigada News FM Tacloban, the Musical News Authority.